saan ka si James? Sa Taiwan. Wala tong aking mga man. Saan ba mag-chat lang? Ay, nakapag. Naku, manak ng mami po. Kuha mo naman si James. Ayan. Usad mo po. Usad mo pa. Baka maiipit ka. Sorry, anak mami. Sorry po. Sorry. Ay, sorry, sorry. Sorry, sorry po. Gandang bahay ng anak ng mami po. Hihilamos ka lang ng mami para ikaw magandang babae, di ba? Pamangkin ko po yung inaalagaan kong baby. Mula po siya sa baby, nasa akin na siya. Ang nanay po lang ni San Jane ay nakakabata kong kapatid. Pagkalabas po kasi ng baby, nakita po namin siya pero hindi man siya totally malaki po ang ulo. At ako po mismo nung makita siya, nahiwa yung puso ko kasi alam ko pang isa ako sa may kasalanan. Noong po year 2008, nagbaka sakali po kami mga ibang bansa. Doon ko po kinuha yung dalawa kong kapatid. Pero sa kasamang palad po, nabuntis po yung kapatid ko. Hindi po siya pinanagutan na nakabuntis sa kanya nung ibang lahi na yun. At saka bawal po kasi sa Qatar po. Na hindi daw po pwedeng mabuo yung baby dahil pwede kaming makulong magkakapatid. Nung una po talaga, nung hindi talaga po ako nung nasang ayon, ipa-abort. Talaga po namin ko na naipit po kami talaga sa sitwasyon. Nung unang buwan pa lang po niya, na na-delay na, doon na po siya nag-umpisa na uminom ng gamot hanggang 6 months. Pero makasibay po talaga ang kapit ni Jane. Gusto talaga po lumaban siya. Mailabas lang po na maayos si Jane. Gagawin ko po ang lahat, kahit akin na lang. Kahit ako na lang ang maging nanay niya. Kaya nga po na makita ko siya, siguro ito yung pagkakataon para makabawi ako sa kanya. O yung nanay niya, halos tinakwil siya sa mundo. Hindi man po siya galing sa sinapupunan ko. Hindi ko po kasi kaya siyang tabayaan. Hindi ko po kaya kasi yun ang konsensya. Salamat sa buhay na iyong binigay. Init ng yakap mo'y aking gabay. Salamat sa aral at pagmamahal. Salamat sa pagiging ina. Nung pong nasa hospital na kami, sinabi ko sa kapatid ko na pa-operan ko ka po si Jane para lumiit ang ulo. Sabi niya, malaki lang gastos. Wala rin namang pupuntahan yung bata. Pero sabi ko, hindi. Kailangan natin kang makipagsapalaran. Ikaw, kung ayaw mo, pero ako buo ang loob ko. Mahirap man po talaga kasi nung nasa hospital ako, nabuhi ako, napabayaan ko rin yung mga anak kong kaliliitan. At nagsiselo sila dun sa baby. Ako po, may tatlong anak. Nung po sa una kong asawa. Ko po na ampunin ni Mami si Jane, syempre po, nalungkot. Gusto ko po ng kalinga ni Mami. Parang sabi ko, ba't ganon? Yung si Jane na alagaan ni Mami, tapos kami hindi. Yung attention niya na kay baby lang. So, parang sinabi ko doon, ba't ganon? Nandito nga siya sa Pinas, ba't di niya kami kayang alagaan? Ganon po. Kasi di ba po, siyempre babae po ako, gusto ko po yung kalinga ng nanay ko. So, naiinggit po talaga ako nung time na yun. Kasi feeling ko, wala sa akin nakakaintindi. Wala kasi siya sa tabi ko eh, na kay Jane kasi siya. Nung inuwi si Jane, honestly na feel ko, bakit pa siya dumating? Kinausap ko po si Mami, parang nasumbatan ko si Mami nun. Pinaliwanag ko po lang yan sa aking mga anak. Na yun nga po, wala na siyang ama. Halos tinakwil na siya ng nanay niya at walang pakialam. Sabi ko, kung sa inyo magtama man yun, di ba? Kawawa naman. Kaya sabi ko sa kanila, unawain nyo, di ba? Sabi niya sa akin na,
Malaki na lang daw po ako. Dapat unawain ko na lang daw si Jane. Umanga ko sa nanay ko nung naintindihan ko. Kasi ano, nakaka-proud lang. Kasi kahit pamangkin niya yun, kahit yung buhay niya, ibibigay niya kay Jane. Nararamdaman namin na, masaya siya kapag kuwarin nangiti siya. Iniisip po ng ibang tao na si Jane parang pabigat, pero honestly po, hindi po siya pabigat para sa amin. Blessing pa po siya sa amin. Sino gusto mo din, Jane? Sino crush mo? Ha? Tinuring ko po si Jane na kapatid kasi gusto ko, may kakampi ako. Honestly po kasi pag dumadating pa ako, pumunta po ako kay Jane, tapos hinahanap ko siya, tapos kinikiss ko po siya. Tapos doon, feeling ko nawawala yung bigat ng katawan ko, yung pagod ko po. Ito po ang pagkain ng aking baby. Na kailangan po kasi durog na durog siya kasi gawa ng dadaan siya sa syringes. Kasi kung hindi, babara po kasi siya sa ano, sa NGT. Naging katuwang ko po siya sa pag-aalaga. Simula po nung 2011 po nakilala ko si Angelito sa MCH. Tapos 2012 po nung umuwi kami, nag-decide na rin po kami noon magsama. Tinyek niya po ko, naka-in po kanya ang NGT para malaman po natin para yung pagkain kung pumapasok sa tiyan o sa baga. Pagka kumulo, pag gumanon, okay na po yun. Nasa tiyan niya po yung pagkain. Nagkakilala po kami ni Gina sa ospital dahil po yung anak ko may sakit din po. Magkatabi kaming ward. Ito yun. Pagka umaalis po siya, sa akin po niya inahabilin si Jane, ako po nag-aalaga, hanggang kami nagka-anuan ng loob. Naawa po ako sa bata. Siguro binigay ng Panginoon sa akin kasi nung aking mga anak hindi ko naalagaan. Bitaw mo, Jane! Bitaw! Kay Jane po ako natuto na magpalit ng diaper, magbihis, lahat na ano, doon po ako natuto kung paano mag-alaga. Naintindihan naman ang mga anak ko po. Sabi ng magulang ko, ikaw ang ano doon nararamdaman ko, sundin ko. Minsan nagsasalita po siya, sabi niya, de, pakiramdam ko parang, tingin niya sa akin parang tatay niya na po. Walang taon na po kami magkasama po ni Gina. Hanggang ngayon, inaalagaan ko po si Jane at di ko sila pinababayaan. Sa totoo lang, aminado ako. Sinabi ko noon, hindi po ako talaga kukuha uli ng live-in partner. Pero doon ko nga po nakita, or alam ko pong guminhawa ako nung meron akong katuwang sa pag-aalaga po kay Jane. Hindi pa po ganyan po si Gina. Normal pa po siya, nakakalakad, nakaka-abroad pa po siya. Nag-apply po ako sa Dubai noong 2012 bilang isang cook. Pero pagdating ko pa po doon ay hindi lang ako isang cook, halos all around na po ako. Pagdating ko pa lang po ng Dubai, inuutusan na ako ng aking amo na linisin ko daw po yung rooftop ng dirty kitchen ko. Ako po ay hila-hila na ng aking among babae at sabi niya, ngayon din linisin mo. Wala na po ako nagawa, kundi umakyat doon. Katanghalian, halos nang tapat. Ako po ay nakaramdam ng sobrang pagkauhaw, kaya nag-decide po ako bumaba. Sabalit sa pagbaba ko po, di ko na to napigilan dahil ang sakit na rin po ng mata ko. Halos parang nahihilo na po ako sa sobrang init. Dala na rin ng gutom. Nahulog po ako. Siguro po mga second floor, kung ikukompro, or higit. Ang natatandaan ko na lang po, pagkabagsak ko, naramdaman ko pong may lumagapak yung likod ko, spine ko sa pader. Buti po may isang mabait na kabayang Pilipina na sinabi kinakailangan talaga akong for admission dahil sa pagsusuka. Nakauwi po ako ng Pinas sa tulong ng aking recruiter. Pero ang kasunduan nga namin noon na pag nakauwi ako ng Pilipinas ay kailangan ko rin bayaran ang ibinili niyang ticket. Ang alam ko, masakulang ko lang siya, 100,000. Dahil po dun sa mga medical examination sa akin, sa sunod-sunod pong paulit-ulit yan, then na-detect na din po
sa MRI ng aking spine na meron din po doong na damage. Kaya po nagkaroon ako ng 3 times na stroke. Kaya po halos totally bumagsak na or na-paralyze na po ako. Nakita natin na niloko siya, no? Mula sa naunang recruitment agency, ang inapplyan niya ay cook, pero pagdating doon siya ay ginawang domestic worker. Sa ilalim ng OWA, meron tayo isa sa mga programa nila ang bigyan ng disability benefits ang ating mga kababayan. Nung umuwi si Gina, ang evaluation ng OWA sa kanya ay siya ay partially disabled lamang dahil nakakakita pa naman daw siya. Kaya 25,000 lang ang ibinigay sa kanya sa halip na 100,000. Iyon ay isang malaking kalokohan, lalong-lalo na sa kaso ni Gina. Malinaw naman na lifetime na ang kanyang sakit at hindi na siya makakahanap ng trabaho at siya ay qualified para sa ganitong benepisyo. And until now, wala pa ring resolusyon ang POEA sa kaso nito mula nang ito ay maisampa noong 2012. Sinubok din po kami ng pagkakataon 2015. Dahil hindi ko po talaga, alam ko malaki rin po ang pagkukulang ko. Hindi po natin maiwasan, lalaki yan. Dala ng pangangailangan din or ado. Mano rin po siya sa ibang babae. Kasi alam ko, malaki ang pagkukulang ko. Hindi ko kasi kayang ibigay yun sa kanya. Dahil po nakakatitir na po siya, hindi na rin pwede kami mag-siping. Kaya, siyempre po, lalaki po ako, naganap po ako ng pangangailangan. Napasama po ako sa mga barkada ko. Sa cellphone ko po kasi ginagamit po ni Gina, tapos nag-text po yung babae doon. Doon po niya nalaman. Tapos sinuli niya. Sinugod niya po yung babae. Nagkagulo po nung araw ko na. Pinuntaan niya talaga. Sobrang pagmamahal niya po sa akin. Malaki-malaki po. Nagsisisi ko. Bakit nagawa ko yun. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa po yung ginawa ko noon. Mahirap pala. Pag nasira na yung tiwala ng isang tao, hindi na parang ibalik yung dati. Bumaba ang tingin niya sa akin. Hindi katulad na. So, itanggap po naman po eh. At nagkamali po ako. Sa totoo lang po, minahal ko po talaga siya. Sa kanya ko lang nakita ang totoong tao at pagmamahal, pag-aruga sa amin. Pero siyempre, once po kasi nagkaroon ng lamat or ano, nadadala po ako minsan ng galit dahil sa mga nagawa niya minsan kasalanan. Kung ako po ang tatanungin, siyempre, panahon na. Panahon na po siguro para makapagpahinga. Sa totoo lang po, minahal ko po talaga siya. Sa kanya ko lang nakita ang totoong tao at pagmamahal, pag-aruga sa amin.